Ako ang inyong Lolo Pael at ito ang aking kwento. Kasal ni Ninang. Grabe naman yata ang preparation mo sa kasal ng ninang mo, pre. Masyadong ginalingan ang plano, ah. Pag-aayos pa lang ng simbahan, eh, bonggam-bongga na. Pang ilang anniversary na ba nila itong mag-asawa? 25th o 38th? Ano ka ba, pre? Ngayon pa lang ikakasal ng ninang ko sa boyfriend niya, no? First anniversary pa lang nila bilang mag-boyfriend-girlfriend sa date ng kanilang kasal. Eh, syempre, bobongga ko na talaga to. Sobrang saya ko para sa kanya. Kasi, ngayon pa lang niya naisip na mag-settle down, eh. Ano? Teka, wait, ha? Di ma-process ng utak ko, eh. Di ba sabi mo, 50 years old na yung ninang mo? Eh, di ko mag-gets, pre. Ang tagal bago siya magpakasal. Tapos, isang taon pa lang sila ng boyfriend niya? Ano siya? Pika naman masyado. Pwede mo bang ikwento sa akin? Kasi nagugula ng maliit kong utak, eh. Ganito kasi, pre. May long time boyfriend ang ninang ko nung dalaga pa siya. 10 taon silang magkasintahan. Balak na nilang magpakasal noon. Aga-ayos na sila para sa kasal, eh. Pero kasi alam mo na, ang sabi ng matatanda noon, masama ang bumabiyahe pa o gumagala ang ikakasal kasi malapit sa disgrasya. Eh, pero itong mapapangasawa sana ng ninang ko, pumunta dun sa stag party na ginawa ng mga kaibigan niya para sa kanya. Binawalan siya na pumunta ng mga magulang niya pero hindi nakinig, eh. Ayun, naaksidente. Eh, sobrang mahal ng ninang ko yun. Nang mamatay ang boyfriend niyang yun, hindi na siya nag-boyfriend. Hindi na siya nag-asawa. Kahit na pinagtutulakan siya ng mga friends and families. Binablind date na nga yan, eh. Pero ang sabi niya, hindi raw niya makita yung lalaking hihigit sa boyfriend niya. Kaya, ayun, still, single siya. Hanggang sa makilala niya itong boyfriend niya ngayon. So, meaning, nahihigitan ng lalaking ito yung namatay niyang boyfriend? Kaya ngayon, nagpasya na siyang magpakasal? Yup. At hindi lang yun, pre. Alam mo, nung tinawagan ako ni Ninang para sabihin na ako mag-ayos ng kasal niya. Kasi alam niya, sideline ko ito, eh. Sinabi niya sa akin, well, actually, tinanong ko siya kung bakit magpapakasal na siya. Eh, biruin mo, isang taon pa lang sila, diba? Tapos, kilala ko siya na pihikan talaga at old style. Yung tipong pinagtatagal muna yung relasyon bago magpakasal. Tapos, biglang magpapakasal ka agad. Eh, alam mo ba yung sinagot niya sa akin, pre, nung tinanong ko siya? Kasi, matanda na siya? Para maranasan naman niya yung feeling na may asawa? Hindi. Tanungin mo kasi ako. Tanungin mo ako. Eh, ano nga? May pagganon pa kasi. Ang sabi niya, feeling daw niya itong boyfriend niya ngayon, eh, reincarnation daw ng boyfriend niyang namatay. Ha? Bakit naman niya nasabi? In fairness, ha? Naniniwala siya sa reincarnation, ha? Mga babae nga naman, no? Eh kasi nga daw, nakikita niya yung mga manirisim ng dati niyang boyfriend sa lalaking yun. Tapos, dami raw pinagkatugma nung dalawa. Sa ugali, sa kilos, sa pananamit. Saka yung feelings daw niya, eh, dun sa dati niyang boyfriend, nako, nagbalik daw. Parang nabuhay daw ulit yung namatay niyang boyfriend. Eh, paano kaya nangyari yun? Kung totoo ang reincarnation, yung dati niyang boyfriend sa malamang, mas bata sa ngayon yun. Nagkataon lang siguro ang lahat. Baka sobrang nangungulila pa rin siya sa namatay niyang jowa. Pero ikaw, pre, ano sa tingin mo? Ako? Actually, hindi ko alam, eh. Hindi ko naman talaga nakasama yung boyfriend niya na yun, ha. Hindi ko yun nakilala. Saka sa picture ko lang naman nakita yun. So sa ngayon, nakita ko naman na masaya silang dalawa.
At mahal na naman siya nung lalaki, eh kaya masaya na rin ako. At least, mararanasan ng ninang ko yung maging masaya, di ba? Eh, sa bagay, sakyan na rin natin yung trip niya. Matatandaan na rin naman sila eh. Teka, ano pa ba yung mga igagayak natin? Kasi ilang araw tayo dun sa probinsya eh. Oo, 1 week tayo dun pre ha. Okay na naman itong mga dadali natin na gamit eh. Nakagayak na lahat. Ayusin mo na lang yung mga gamit mo. Baka mamaya eh, may maiwan ka pa ha. Malayo rin yung Aurora kaya kapag may naiwan ka eh, hindi ka kagad makakabalik no? Pero, salamat talaga pre ha. Kasi, pumayag kang tulungan ako dito sa kasal ng ninang ko eh. Alam kong malang service mo bilang photographer at videographer. Pero, pumayag ka pa rin sa rate na binigay ko. Ay, ano ka ba naman pre? Para kang others. Basta, may pagkain naman at malalasing mo ko. Eh, ayos na yun. Sabi ko nga sa'yo eh, kahit di mo na ako bayaran eh, bawiin mo na lang sa kasal ko, di ba? Kau kasi, may pagkonsuelo pa. O sige na, ayusin ko muna yung mga gamit ko. Baka nga may naiwan ako eh, para mabalikan ko kaagad sa bahay. Maaga ang alis nila kaya maaga silang natulog. Hindi naman sila mahihirapang bumiyahe dahil may sariling sasakyan si Dom. Gusto niyang madaling araw silang umalis ng Maynila para hindi maabutan ng traffic sa NLEX dahil sa mahabang pila namang sasakyan sa tollgate. Mag-aalas 10 na ng umaga nang dumating sila sa bahay ng ninang ni Dom. Naabutan nila itong nasa terrace at nagkakape, kasama ang nobyong si Teodoro. Pagkakita sa kanila ng babae ay tuwang-tuwa itong sumalubong. Dom, anak, pasensya ka na kung panayang tawag ko sa iyo ha, habang nasa biyahe ka. Paano naman kasi masyado akong excited? Alam mo na ang ibig kong sabihin, hindi ba? Opo, ninang, ayos lang po yun. Ay, mano po pala. Siya nga po pala ninang, kasama ko yung kaibigan ko si Jules. Yung kinukwento ko po sa inyo na makakasama ko sa pag-aayos ng venue saka sa simbahan po. Siya rin po yung photographer tsaka videographer natin. Ay, oo nga. Aba, pogi rin ano. Pareho kayong pogi. Ah, teka, kumusta ka, iho? Ah, ayos lang po, tita. Okay lang po ba kung tita na lang ang itawag ko sa inyo? Ay, oo, ayos lang naman. Walang masama doon. Ay, halina kayo at ipakikilala ko naman kayo kay Teodoro. Iba ang sa video ko lang nakakausap eh. Mas okay sa personal. Oh, halika kayo. Tuloy kayo. Pagkalapit nila sa lalaki ay ipinakilala sila ni Linda kay Teodoro. Ipinagtimpla rin sila ni Linda ng kape at nilabasan ng suman na binalot sa dahon ng nyog para sa almusal. Masaya silang nagkukwentuhan habang nagkakape sa terrace. Maya-maya ay bumulong na si Jules kay Dom. Pre, pwede bang mag-CR? Ay, oo naman no. Sandali lang, sabi ko kay Ninang. Ninang, pwede po ba kaming makigamit ng banyo? Ay, nako, pasensya na kayo. Nawili na ako sa pakikipagkwentuhan sa inyo. Sige, sasamahan ko kayo sa loob ng bahay. Tapos ituturo ko na rin sa inyo yung magiging kwarto nyo. Inihatid muna ni Linda si Jules sa banyo, pagkatapos ay sinamahan niya si Dom sa isang bakanting silid. Pinalinis ko yan sa pamangkin kong sinet-net kahapon. Pinalagyan ko pa yan ng air humidifier para sa inyo kasi nabakante yung kwarto na ito eh. Baka amoy kulub na. Nako, sininang naman no. Ayos lang naman po yun. Di naman po ako maselan eh. Eh kahit na. Minsan ka lang naman dito pumunta eh. O sige, ayusin mo muna yung mga gamit ninyo. Doon muna ako kay Teodoro, ha? Nagpunta lang talaga siya dito kasi sinabi kong darating ka. Excited din yun na makita ka. Maya-maya eh, aalis rin yun. Puntahan ko muna, ha? Feel at home ka lang, anak. Sige po, Ninang. Salamat po. Habang nag-aayos ng gamit si Dom, dumating naman si Jules.
Nagmamadali itong humiga sa kama at nagpakawala ng malalalim na buntong hininga. Oh, nangyari sa'yo? Lalim nun ah. May mystery ba na naganap sa banyo? Hindi pre. Hindi ko na talaga kinaya kanini, kaya nagtago muna ako sa banyo. Uy, grabe naman. Bakit kasi tiniis mo? Buti di ka nautot dun kanina. Hindi, hindi naman kasi nakakatakot pre. Okay naman yung itsura niya. Kaya lang, napapansin ko hindi siya umaalis eh. Basta nakabantay lang siya. Mula nung dumating tayo, nakatayo na siya dun sa gilid ng terrace eh. Akala ko nga, ligaw lang eh. Pero parang hindi eh. Pero kasi napansin ko, panay ang sunod niya sa ninang mo. Kahit saan siya pumunta. Teka lang pre ha. Magkaiba pa tayo ng pinag-uusapan? Yung pagbabanyo mo ba pre yung sinasabi mo? Teka, ano bang hindi kita maintindihan eh? Ano ba sinasabi mo? Ang sinasabi ko pre, yung multo. Yung lalaking multo. Ay, ayun na naman tayo eh. Magsisimula ka na naman. Palagi na lang ikaw ganyan. Kahit saan ka na lang yata pumunta eh, sinusundan ka ng multo eh. Di ka ba nagsisimba? Hindi ako ang sinusundan ng multo pre. Kasalanan ko ba na pinanganak akong may third eye? Nakikita ko sila. Kaya kanina, kinikilabutan talaga ako eh. Gusto na nga kitang tanungin kung kanino bang bahay ito eh. Para malaman natin kung kaninong multo yung nakikita ko. Nako pre, wag ngayon. Tago mo na lang muna yan. Manahimik ka na lang muna pwede. Kapag natapos na itong kasal ni Ninang saka ka magkwento, di naman siguro manggugulo yung multong yun sa kasal, di ba? At saka, paano naman siya manggugulo? Eh kahit sumigaw siya ng itigil ang kasal, wala namang makakarinig, makakakita sa kanya, di ba? Ikaw lang naman yun. Okay. Bagay, may point ka naman eh. Saka, tama ka rin. Kahit saan nga ako magpunta, nakakita ako ng multo eh. Hindi na ito dapat maging big deal sa akin. Doon nga sa condo mo eh, may babae doon eh. Palaging nandun sa dining area. Sira ulo ka ba? Bakit mo pa sinasabi sa akin yan? Saka, bakit ngayon mo na sinabi? Eh kasi pre, hindi naman nakakatakot yung babae. Maganda nga siya, tsaka sexy. Tsaka hindi siya harmful. Nakaupo lang siya dun tapos mawawala din naman after minutes. Masama ang tingin ni Dom sa kaibigan matapos itong magsalita tungkol sa multo. Umiling na lang siya at hindi na nagsalita pa. Matagal nang sinabi sa kanya ni Jules na may third eye siya. Pero madalang itong magkwento tungkol sa mga nakikita nito. Napapakwento lang ang kaibigan kapag may kakaiba na sa multong nakikita niya. Naniniwala pa rin naman si Jules na kapag hindi binigyan ng atensyon ng multo, hindi naman ito magpapapansin. Basta, wala munang usapan tungkol sa multo ngayon ha. Ayoko masira yung kasal ni Ninang. Oo na, sige na, gets ko na. Pero, wala nang pero, quiet ka lang. Natatakot ka? Hindi naman sa ganun pre, kaya lang mawawala ako sa focus eh. Doon tayo mag-focus sa kung ano ba talaga ang sadya natin dito. Kapag di naman natin pinansin yung mga nakikita mong yan eh, maglalaho rin yan, di ba? Tama. Sa bagay. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla silang natigilan nang katukin na sila ng ninang ni Dom. Inaya na sila nitong kumain ng pananghalian. Sige po, ninang. Lalabas na po kami. Hinatak na ni Dom ang kaibigan palabas ng silid. Pagpunta nila sa kusina, nakahain na ang mga pagkain. Oh, nakalis na po ba si Ninong to be? Oo anak, palagi kasi yung nasa bukid. Napakasipag na tao. Eh, halata nga po sa katawan niya, titi. Malakas pa rin yung pangangatawan sa ganong edad. Batak na batak sa trabaho. Di na kailangan mag-gym. Maganda pa rin po yung katawan niya eh. Ay nako, sinabi mo pa. Ganon-ganon din kasi ang katawan ng yumao kong nobyo. Sa tingin ko nga eh, bumalik lang siya uli sa akin eh. Ay, sige na, maupo na kayo at kumain na muna tayo.
Tapos, maidlip muna kayo. Malayo ang binyahin yung dalawa. Pagkagising nyo mamaya, puntahan natin yung simbahan. Ay nako Ninang, sanay po kami sa biyahe. Pwede pong pagkakaya natin, puntahan natin yung simbahan para makita namin at malaman ko kung paanong gagayakan yon. Sigurado kayo? Opo naman, Ninang. Eh di, sige. Ang gusto kong gayak, simple lang naman. Huwag yun ang pakabonggahan. Patatanda na rin naman kami. Sige po. Pero kahit simple, mas okay yung eleganteng tingnan. Ninang, minsan lang po yung kasal. Gusto ko maging masaya po kayo. Ay nako, salamat talaga anak. Habang nagkukwentuhan sila sa harap ng hapag, napansin ni Dom ang biglang pananahimik ni Jules. Dahan-dahan itong kumakain at halos ingat na ingat sa pagbuhat ng kutsara at tinidor. Napansin din niya ang panakanakan itong pagtingin sa kabilang upuan na bakante na parabang may tinitingnan doon. Alam na niya ang ganoong kilos ng kaibigan, kaya bahagya niyang sinipa ang paan nito sa ilalim ng lamesa. Tubig. Gusto niyo po ng tubig? Kukuha lang ako sa kusina. Pre, huy. Nasa kusina na tayo. Saka may tubig na dito. Sandali. Medyo malayo pala ang baso at pitcher. Ilalapit ko lang. Ay, hindi na po. Ako na lang po ang kukuha. Napansin ni Dom ang panginginig ng kamay ni Jules habang kinukuha ang pitcher at ang baso. Halos matapon na rin ang tubig habang nagsasalin ito. May problema ka ba, Jules? Nanginginig ang kamay mo. Pasmado ka ba? Opo, Ninang. Ganyan po talaga siya kapag medyo nangangawit . Pero mamaya mawawala rin po yan. Total nandito na rin naman kayo. Sasamahan ko na kayo sa kumari kong hilot. Mawawala ang pasma mo. Magaling maghilot yon. Teka pala. Meron akong leche flan sa ref. Sandalit kukunin ko. Gawa yun ang pamangkin ko. Binigyan niya ako dahil gusto niya daw matikman ko. Siya kasi ang gagawa ng dessert natin sa kasal ko. Pagkaalis ng babae ay nagbulungan na ang magkaibigan. Uy, ano po nangyayari sa'yo, pre? Kasi naman, pre, yung multo na lalaki, nandito. Ayun o, nakaupo doon sa kabilang upuan, doon pa sa tabi ng ninang mo. Ha? Wala naman yatang ginagawang masama . Diba sabi ko sa'yo, huwag mo nang pansinin? Inaawakan niya kaya yung kamay ng ninang mo. Kinakabahan ako, pre. Sus ko naman, no. Ako ang ninenerbyo sa'yo . Nasaan ba ngayon yung multo? Ayun, nandun pa rin nakaupo. Pero ngayon, sa'yo nakatitig. Piling ko nga may hawig na kayong dalaw . Uy, migil ka nga. Ano bang gagawin natin? Dapat mapalis natin siya. Baka kung ano yung gawin niya kay Ninang. Pagkasabi noon ni Dom, biglang nanlaki ang mata ni Jules habang nakatingin sa multo. Pagkatapos ay mabilis siyang yumuko at kinuha ulit ang kutsara at tinidor at saka itinuon ang tingin sa pagkain sa kanyang plato. Pre, nagalit yata sa sinabi mo. Sumama bigla ang tingin niya. Tumahimik ka na lang, pre. Bigla silang napatingin sa naiwang plato ng ninang ni Dom dahil gumalaw ang kutsara at nahulog sa simento. Nilaglag niya, pre. Nagalit talaga. Natigilan sila sa pag-uusap nang bumalik na ang babae dala ang dessert. Eto. Tikman niyo ang leche flan. Ay, teka. Nahulog pala ang kutsara ko. Kukuha muna uli ako, ha? Sandali lang. Pag-alis uli ng babae ay nagkatinginan naman ang magkaibigan. Umalis na lang tayo, pre. Ha? Sabihin mo sa ninang mo, punta na kagad natin yung simbahan. Parang gusto ko nang magdasal . Humingi na rin tayo ng holy water tapos magpabindisyon tayo ng mga kandila. Lalong napatda ang dalawa nang biglang makarinig ng mga ingay. Narinig nilang naggalawan ng iba't ibang mga gamit sa kusina. Nakatinginan sila.
Pagkatapos ay sabay silang napatingin kay Linda. Napahinto rin ang babae sa ginagawa nito na halatang nabigla rin. Halata sa babae na narinig din niya ang ingay na yon. Matapos ang ilang segundo ay nagsalita si Linda. Pilit niyang hindi pinapahalata ang kaba. Alam niyo, yung kabilang bahay, may mag-asawang nakatira doon. Palagi na lang nag-aaway. Madalas nilang pinaparami yung mga gamit sa kusina. Abay, malas yun. Siguro nagpaparami na naman sila. Ay nako, huwag niyo na lang pansinin. Nagkatinginan uli ang dalawa. Alam nilang sinabi yun ng babae para hindi sila matakot. Tama po, Ninang. Pabayaan na lang po natin yung problema ng iba. Pagkatapos po natin kumain na, puntahan na po natin yung simbahan. Ay, mabuti pa nga. Tinulungan na nila ng paglilikpit ng pinagkainan si Linda. Minadali talaga nila para makalis kagad sila ng bahay. Ay, sandali. Wala palang panyo itong dalakong bag. Teka, kukuha muna ako sa kwarto, ha? Ay, sige lang po, tita. Take your time po. Uy, akala ko ba nagmamadali ka? Bakit may pa-take your time, take your time ka pa? Relax ka lang. Pagtalikod ng babae ay naghagilap ng luya sa kusina si Jules. Tinanggal rin niya ang sintas na kulay pula sa kanyang sapatos at itinali sa luya. Pagkatapos ay dinasalan niya yon ng tahimik. Ano ginagawa mo? Mantaboy ito sa multo. Kapag nasa tabi ito ng ninang mo, hindi makakalapit sa kanya yung multo. Inilagay ni Jules ang luya sa bag ng ninang ni Dom. Maya-maya ay biglang nagbukasara ang pinto ng banyo sa kusina. Langya, ginalit mo yata nung gusto pre yung multo, ha? Eh, sino ba kasi yun? Kaano-ano ba siya ng ninang mo? Abay, malay ko. Di ko naman nakikita eh. Saka kahit malaman ko ang itsura niya, malay ko ba kung sino siya? Hindi kaya siya yung namatay na boyfriend ng ninang mo? Eh, kung siya nga, baka hindi niya matanggap yung pagpapakasal ng ninang mo sa boyfriend niyang yun. Gumawa ka ng paraan, pre. Anong gagawin ko? Abay, ewan ko. Pagtirik na lang natin kaya na kandila sa simbahan at ipagdasal. Nang makabalik na si Linda, kagad silang umalis para pumunta sa simbahan. Habang nabiyahe, natuwa ang dalawa dahil maganda ang view at napakapayapa ng lugar. Nakaramdam sila ng kapanatagan. Palapit na sila sa pintuan ng simbahan nang biglang napahawak si Jules sa braso ni Dom. Ano na naman pre? Eh, nasa pintuan siya pre. Parang hinihintay talaga tayo doon. Ano ba naman to? Akala ko naiwan na natin siya sa bahay ng ninang mo eh. Pero nauna pa pala siya dito. Sandali lang pre ah. Aalis na muna ako. Oo, saka pupunta. Maghanap ako ng mabibilan na kandila. Bago pa makapagsalita si Dom para pigilan ng kaibigan ay nagkwento naman kagad ang kanyang ninang dahilan para doon matuon ang kanyang atensyon. Alam mo Dom, anak, itong simbahan na ito, dito namin sana gagawin ang kasal ng dati kong nobyo. Bakit po? Anong bakit? Ang ibig ko sabihin eh, bakit dito nyo balak magpakasal ngayon? Okay lang po kay Ninong Chudoro yun? Ay, oo naman. Alam mo si Chudoro, masyado siyang praktikal. Alam niya ang nakaraan ko. Alam din niya ang tungkol sa simbahan na ito. Alam mo ba ang sabi niya sa akin? Dito na lang daw namin gawin yung kasal namin bukod daw sa malapit lang. Eh para itutuloy lang daw namin yung naudot na kasal dati. Ang sabi pa nga niya eh, may kung anong presensya siyang nararamdaman at gustong gusto niya ang simbahan na ito. Mula raw nang makilala niya ako at malaman niya ang kwento ko tungkol dito sa simbahan, palagi na raw siyang hinahatak na pumunta dito. Hindi yung pala simba ha, pero sa ngayon eh, linggo-linggo na akong inaaya dito. Aba, mas active pa sa akin pagdating sa mga gawain dito sa simbahan. Magaan daw yung pakiramdam niya rito. Kaya naisip ko, paano nga kung si Chidoro at si Manuel ko eh, iisa lang.
Ay nako Ninang, imposible po yun. Huwag niyo pong iisipin kasi masasaktan po si Ninong Chodoro. Ay, sa bagay, tama ka. Baka nga marami lang silang pinagkapareho. Pero pakakasalan ko naman talaga si Chodoro dahil mahal ko siya, hindi dahil nakikita ko si Manuel sa kanya. Ay, mabuti naman po kung ganun. Parang lumamig ang hangin, ha? Nakaramdaman mo ba? Ay nako, halika na't pumasok na tayo sa loob ng simbahan. Ay teka, nasa na ba si Jules? Nawala na naman siya. Bumili lang po ng kandila. Bumili pa siya ng kandila eh may dala naman ako dito sa bag ko. Halika na, magsindi tayo ng kandila. Pagkalapit nila sa lugar ng sindihan ng kandila, inabutan siya ni Linda ng isang kandila at sabay nila yung sinindihan. Pagkatapos ay naupo na sila sa bangko na ikatlo mula sa hulinghan. Nagdasal sila ng tahimik pagkatapos saka pinagmasda ni Dom ang loob ng simbahan. Iniisip na niya ang mga gagawing design sa simbahan. Maya-maya ay nakita niyang dumating na si Jules. Pero hindi ito lumapit sa kanila. Nakita niyang nilapitan ni Jules ang isang batang lalaki na nagwawalis. Nag-iisip si Dom kung ano na naman ang binabalak ng kaibigan. Pero hinayaan na lang niya ito. Nakipag-usap na lang siya sa kanyang ninang para sa mga ideyang gusto niya sa paggagayak sa simbahan. Nang makalipas ang ilang minuto ay saka lumapit sa kanila si Jules. Oh, ang tagal mo naman. Dami mong stopover ah. Ano bang pinagagawa mo? Basta, ako nang bahala doon. Ano na palang napag-usapan nyo? Naputo lang usapan ng dalawa nang magpaalam si Linda na kakausapin lang saglit ang paring nakadistino sa simbahan. Nakita niya kasi itong nasa silid ng simbahan at nagdidilig ng halaman. Yun, umalis din si Tita. Oh, bakit ba? Eh, kinikilabutan kasi ako, pre. Para kasing kasama niya yung multo. Ayaw siyang iwan. Kaya hindi ako makalapit ng matagal sa kanya. Kasi tinitingnan ako ng multo eh. Alam niya na nakikita ko siya, pre. Kaya hindi ako makatagal. Eh, di kausapin mo. Pre, nakikita ko lang yung mga multo pero di ko sila nakakausap. At saka, di naman sila nagsasalita eh. Panay lang tingin. Mata lang nila yung nangungusap. Eh, pwede pala yun eh. Akala ko kapag may third eye, lahat nagagawa. Ibang klase yung sayo, nakakakita ka lang. Di nga kayo makakaintindihan nun. Kahit kausapin mo, di mo maririnig yung sinabi niya. Eh, paano na? Wala bang ano? Kung may third eye, wala bang third ear? Ay nako, kung ano-ano pinagsasabi mo. Eh teka, nakatirik na ako ng itim na kandila nga pala. Oh, bakit itim pre? Pantaboy kasi yun sa mga multo at masasamang nila lang. Iba-iba kasi ang kulay ng kandila eh. Lahat yun, may pinagpapatungkulan. Napatingin sila kay Linda nang tawagin na sila nito. Nag-aya na itong umuwi. Daanan lang uli natin yung kandilang sinindihan natin ha. Tingnan natin kung naubos na. Ay naku, wag na po tita. Dumaan po ako kanina, nakita ko pong malapit naman na maubos yun. Tara na po, uwi na po tayo. Medyo inaantok na po kasi ako eh. Ay, ganun ba? O sige, umuwi na tayo. Natatawa naman bumulong si Dom sa kaibigan. Loko ka, nasa simbahan tayo. Nagawa mo magsinungaling. Napakamot na lang ng ulo si Jules habang papunta sila sa kanilang sasakyan. Pagdating sa bahay, hinayaan na silang magpahinga ni Linda. Pero hindi naman makatulog si Dom dahil sa kalikutan sa kama ng kaibigan. Pre, patutulog ka ba o matutulog ka? Sabi mo kanina inaantok ka. Kasi pre, nag-iisip ako eh. Okay, pero pwede. Isipin mo na lang, mag-isip ka ng tahimik, huwag kang magulo dyan. Ako na naman nag-iisip eh.
Iniisip ko kung ano pa yung mga idadagdag kong gamit sa pagdidesign ko. Baka kasi kulangin yung mga dala natin eh. Pero baka hindi rin naman. Eh pre, simplihan mo na lang yung design. Daanin mo sa maraming lobo. Pero ang iniisip ko kasi yung ninang mo eh. Bakit siya sinusundan ng multong yun? Ay, teka nga pala. Pre, nag-uwi pala ako ng kandilang itim ah. Huwaanin mo yan. Eh di sisindihan natin. Tapos kausapin natin yung multo. Makiusap tayo na iwanan yung ninang mo kasi ikakasal ni. Baka kasi gumawa yun ng hindi magandi. Nararamdaman ko pre, maniwala ka. Mas mainam na yung gagawa tayo ng paraan kaysa mahuli yung lahat. Eh paano naman kung ikaw lang ang nag-iisip niyan at hindi naman talaga mangyayari? Eh di mas okay kung ganun. Eh pero paano kung hindi? Wala namang masama kung gagawin natin yun, di ba? Itataboy lang naman natin siya. Eh kasi pre, nag-aalangan ako eh. Imbis na tahimik lang yung multo na nakamasid, baka lalo magalit sa atin at lalo manggulo. Pre, walang multong mabait na ganon, masama yung loob. At saka, ano bang gusto mo? Prevention o cure? Kikilos na lang kapag may napahamak na? Eh bakit? Marunong ka ba talaga dyan sa balak mong gawin? Parang ang lakas ng loob mo ah. May natutunan naman akong konti sa tita kong espiritista. Yun tayo eh. Kaya ka nagkakaganyan dahil sa impluensya ng tita mo eh. Eh bakit ayaw mo ba? Ay nako pre, ikaw na lang ang gumawa. Ikaw naman ang nakakaalam eh, dadamay mo pa ako. Nakakilabot ka kaya? Pinagmasdan lang ni Dom ang kaibigan sa ginagawa nito. Talagang itinuloy nga nito ang balak gawin. Inilabas ng kaibigan ang dalawang kandilang itim mula sa kanyang bag. Sinindihan nito at itinirik sa sahig. Pagkatapos ay pumikit at nagsalita gamit ang ibang lingwahe. Uy pre, mas lalo ka nakakatakot eh. Kailan ka pa ba natuto maglatin? Parang nakikinita kong may lahi kang witch. Shhh! Huwag nga magulo. Kakausapin ko na siya. Napaupo na mula sa pagkakahiga si Dom. Nagiba na ang pakiramdam niya sa ginagawa ng kaibigan. Nagsimula na rin magtayuan ang balahibo niya sa katawan dahil sa ginagawa nito. Naramdaman na rin niya ang paglamig ng temperatura sa kwarto. Pre, ako lang ba o pareho tayo nakakaramdam na parang lumamig na dito? Nandito na siya sa kwarto, pre. Anak ng toko naman, oh. Kung tinatakot mo ako, pwes, nagtagumpay ka na. Pre, tigil mo na yan. Hindi pwede, Jules. Tinawag ko na siya eh. Kailangan ko siya kausapin dahil kung hindi, hindi na siya matatahimik. Manganggam ba na siya? Halika, paupo ka dito sa tabi ko. Langyang yan, oh. Ngayon mo lang itong ginawa, pre? Dito pa talaga? Dahil sa takot ni Dom, tumabi na siya sa kaibigan. Sumiksik siya dito habang palinga-linga sa paligid. Tinitingnan niya kung may nagbabago ba sa kwarto. Nakikiramdam siya kung talaga bang nasa kwarto na ang multo at kung saang bahagi ito naroon. Maya-maya ay nakarinig na nga siya ng mga yabag na mula sa pintuan papasok sa silid. Pinakinggan niya yun mabuti kung saan papunta. Huminto ang yabag sa tapat nilang dalawa. Pre, nasa tapat natin. Eh, paano mo nalaman? Narinig ko yung yabag niya. Tama ako, di ba? Lang niya naman, no? Ano ba kasing ginawa mo? Ngayon pati ako, naririnig ko na siya. Tigilan mo na kasi. Kakausapin lang naman natin, eh. Di naman niya mananakit. Easy ka lang. Habang kinakausap ni Jules ang multo, panay naman ang siksik ni Dom sa kaibigan. Kada tanong ni Jules ay kay Dom nito inaalam ang sagot ng multo. Bakit ba sa akin mo tinatanong ang sagot ng multo na yun? Ikaw kaya kumakausap sa kanya? Kayo na lang kasi ang mag-usap. Dinadamay mo pa ako sa ginagawa mo eh. Eh di ba nga, ikaw nakakarinig, nakikita ko lang siya at nakikita kong sa'yo nakatingin. Sa'yo niya sinasabi yung sagot sa tanong ko eh. Ay naku pre, wala akong naririnig.
Yabag lang yung narinig ko kanina, pero hindi ang pagsasalita niya. Pakinggan mong mabuti kasi. Ayoko! Bahala ka dyan. Mag-usap na lang kayong dalawa, no? Huwag nyo na ako idamay. Hindi na siya napilit ni Jules kaya kinausap na lang ng kaibigan ng multo. Pinagsabihan nito na huwag nang mangambala lalo na sa kasal ng ninang ni Dom. Sinabihan din ni Jules na kung maaari ay umalis na lang sa bahay na yon. Matapos kausapin ni Jules ang multo, nanahimik na siya. Gulat na gulat naman ang dalawa nang bigla na lang namatay ang sindi ng kandila. Oh, tapos na ba? Pinatay mo na kasi ang kandila eh. Tara, matulog na tayo. Mabuti talaga at mabait ang multo. Pre, hindi ko pinatay yung kandila. Yung multo nagpatay sa kandila. Hindi nga, pwera biro pre. Oo nga kasi, para ka naman laging niluloko eh. Eh, anong ibig sabihin nun? Hindi ko alam pre. Wala namang nangyari kaya matulog na lang tayo. Nawala na rin naman si. Bigla na lang naglaoy pagkatapos siyang hipan yung kandila. Pagkatapos iligpit ni Jules ang kandila, nahiga na rin siya sa kama. Dahil sa takot ni Dom sa mga ginawa ng kaibigan, pinilit niyang makatulog kaagad. Pero nanaginip naman siya. Nabigla siya ng gising dahil sa pagyugyog sa kanya ni Jules. Uy, pre, binabangungot ka. Grabe ang umul mo ah. Takot na takot ka. Oo nga pre, may humahabol sa akin sa panaginip ko eh. Ayaw niya akong tantanan. Nagagalit siya. Nagagalit siya sa atin sa ginawa natin. Ha? Saan? Doon sa kagabi? Yung multo ba yung napanaginipan mo? Eh, siguro pre. Pero di ko naman siya pinansin eh. Di ko siya kinausap. Di ko rin siya tiningnan. Tumakbo lang ako ng tumakbo para makalayo sa kanya pero panay ang habol niya. Hindi ako makatakas. Mabuti ginising mo ko. Langya, dahil yata ito sa pinag-aagawa mo kagabi. Tigilan mo na nga yan. Baka mapahamak pa tayo eh. Wala na nga akong gagawin pre. Nakausap ko na siya eh. Siguro naman eh makikinig siya. O tara na, lumabas na tayo. Gutom na ako. O bakit? Anong oras na ba? Alas 11 na kaya. Ha? Putik, tinanghali na tayo ng gising. O tara na nga. Kailangan pa natin puntahan yung lugar kung saan gaganapin yung reception eh. Pagkalabas nila ng silid, naabutan niyang kumakain sa kusina ang ninang ni Dom kasama ang nobyo nitong si Chidoro. Ah, halika na kayong dalawa. Sumabay na kayong kumain. Napatulala na lang si Dom nang makitang iba ang itsura ng mukha ng lalaki. Napasigaw naman si Jules dahil sa pagkabigla. Yung multo, nabuhay na. Bakit nandyan? Kumakain pa oh. Hoy, ano bang sinasabi mo Jules? Si Tito Chidoro mo ito. Bakit ba ganyan ang reaksyon nyo? Hindi siguro maganda ang tulog nyo, no? Namahay ba kayo? Ilang beses na nagusot ng mata ang dalawa bago tuluyang makita ang totoong itsura ni Chidoro. Oo nga po. Namalikmata nga lang po siguro kami. Mahirap palang magising ng tanghali, no? Ay nako, gutom lang yan. Halina kayo, sumabay na kayo dito kumain. Tahimik na nakiramdam ang dalawa habang kumakain. Panay naman ang kwento ng dalawang ikakasal. Nagsasalita lang ang dalawa kapag tinatanong sila. Ilang na ilang sila sa sitwasyon dahil iba na ang kanilang pakiramdam. Hindi nila malaman kung bakit nagtataasa ng kanilang balahibo. Nang tinan ni Dom ang nobyo ng kanyang ninang para kilatisin ito, namilog ang mga mata niya dahil nakita niyang nag-iba ang kulay ng mga mata nito. Ang kulay brown na iris nito ay bigla na lang naging itim. Iba na rin ang pagngiti ng lalaki. Napatingin si Dom kay Jules nang sipain nito ang kanyang paa sa ilalim ng lamesa. Panay ang pagnguso ni Jules sa kanya. Napansin na rin ng kaibigan niya ang pagbabago sa lalaki. Napatingin uli ang dalawa nang muling magsalita si Chidoro. Kayo bang dalawa eh, kailan nyo balak magpakasal? Po? Ang ibig ko sabihin, kailan nyo balak ikasal sa mga nobya nyo? Kapag mahal nyo, abay, pakasalan nyo. Huwag na kayo magpatumpik-tumpik pa. Ang oras kasi natin ay hindi natin hawak. Hindi natin alam kung bukas o makalawa eh, nandito pa tayo sa mundo.
O baka gigising tayo isang araw na wala na pala tayo sa katawan natin. Tapos makikita natin ang pinakamamahal natin na ikakasal na sa iba. Abay, masakit 'yon. Pero anong magagawa natin, 'di ba? Kahit anong pagsisisi, hindi na natin may babalik ang nakaraan. Kaya hayaan na ninyo ako. Gusto ko lang naman na maikasal sa babaeng mahal ko eh. Huwag na ninyo akong itaboy. Pagkatapos naman ito eh, ako'y magpapaalam na. Masaya na ako at nakatagpo na siya ng makakasama sa buhay. Ang tagal din niyang naghintay. Pangarap namin kasing ikasal. Kaya gusto ko lang maisakatuparan yon. Nagkatinginan sina Jules at Dom. Ang ilan sa mga sinabi ng lalaki ay alam nilang hindi na binibigkas ng labi nito. Tila kinakausap sila nito sa isip. Hindi nila alam kung bakit naiintindihan nila ang lalaki kahit nakikipag-usap ito gamit ang mga mata. Nang matapos kumain ng dalawang matanda, iniwan sila nito dahil hindi pa nila tapos ang pagkain. Doon palang nagkaroon ng pagkakataon ng dalawa na makapag-usap. Doom, naintindihan mo ba yung sinabi niya kanina? Hindi yun si Tito, di ba? Oo nga eh. Hindi ko nga maintindihan eh. Nagtataka ako. May sapi ba si Ninong? Sinong sumapi sa kanya? Yung multo. Yung multo nung dating nobyo ng ninang mo. Uy, anong gagawin natin? Napalingon sila sa kinaroroonan ng matanda nang biglang sumigaw si Linda. Humingi ito ng tulong sa kanila. Mabilis nila itong nilapitan at nakita nilang nawala ng malay ang lalaki. Kagad itong tinapatan ni Dom ng bintilador habang tinitingnan ni Jules sa mga mata nito. Nagbalik na yung dati niyang mata. Nawalan lang siya ng malay. Ha? Anong dating mata? Ang ibig pong sabihin ni Jules eh, yung galaw po ng mata niya. Pero okay naman siya, di ba? Bigla na lang kasi siyang tumumba eh. Mabuti't malapit sa upuan kaya napaupo siya at hindi bumagsak sa simento. Ano po ba yung sinabi niya bago mawalan ng malay? Eh, sabi niya, makita na lang daw kami sa simbahan. Ang weird din, di ba? Eh, makikita naman talaga kami dahil doon kami kakasal. Ganun po ba? Eh, baka naman po ang ibig niyang sabihin eh, hindi muna siya pupunta dito. Di ba, ganun po kapag ikakasal, bawal makita ang magkasintahan. Ilang araw na lang po at ikakasal na kasi kayo. Tsaka po, sigurado eh, magiging abala rin siya sa paghahanda. Siguro nga. Tsaka baka pagod na rin siya. Sabi ko kasi sa kanya eh, huwag na masyadong pumunta sa bukid. Marami namang nag-aasikaso sa bukid. Matigas din kasi ang ulo niyan eh. Ginising ni Linda ang kanyang kasintahan para bumalik ang ulirat nito. Nang magising ang lalaki ay laking gulat nito dahil naroon siya sa bahay ng nobya. Paano ako napunta rito? Ano ba sinasabi mong matanda ka? Di ka pa nga kumakain ng pananghali. Abay, kulang yata ang kinain mo. Talaga ba? Kasi ang alam ko eh, kauwi ko lang sa bahay at sinabi ko sa apo ko na ako'y iidlip muna. Antok na antok ako kanina eh. Tapos pagising ko eh, nandito na ako. Nakapagtataka. Ako yata eh naglalakad ng tulog. Ang sabihin mo, naguulyanin ka na. Matanda ka na nga. Kung ako ba eh, naguulyanin na. Pakakasalan mo pa rin ba ako? Ayoko naman no. Sa pa ba tayo pupunta? Sa pag-uulyanin naman talaga. Basta, huwag ka nang susumpungin ang pag-uulyanin mo sa araw ng kasal natin, ha? Baka mamaya eh, sa ibang kasal ka sumipot. Ay nako, naloko na. Bigla na lang silang nagtawanan. Ginawa na lang nilang biro ang mga sinabi ng ninang ni Dom. Nahihiwagaan si na Dom at Julius sa nangyayari pero sila lang ang nakakaalam sa kababalaghan na nagaganap sa dalawang matanda. Hindi lang ni Jules si Dom sa gilid para bagya silang makalayo sa dalawang matanda. Bakit na naman? Feeling ko talaga yung multong yun eh ang dating nobyo ng ninang mo. Gusto niyang ikasal sila. Yung sinabi niyang magkita sila sa simbahan, palagay ko, sasapi uli kay Tito yung multo ng dating nobyo ng ninang mo para siya yung makaharap dun sa kasal.
Ha? Sa tingin mo? Oo nga. Eh anong gagawin natin? Eh baka yun lang talagang gusto niya. Ayaan na natin. Pagkatapos naman daw nakasal, di ba? Eh makakaroon na siya ng kataymikan. Aalis na siya. Ah, oo nga no. O sige, sige. Kapag hindi umayos ang lahat ha, pagkatapos ng kasal, saka tayo gumawa ng aksyon. Oo, tama. Pero mamaya pag alis ni Tito, humingi ka kay Tita ng picture ng dati niyang boyfriend ha. Uy, bakit naman? Wala. Gusto ko lang makita kung talagang siya yung multo. O nga no. O sige, sige. Dahil sa request ni Jules, humingi nga ng picture si Dom sa kanyang ninang. Masaya namang ipinakita ng matandang babae ang mga larawan nila na maingat na nakalagay sa isang photo album. Tiningnan ng dalawa ang mga larawan habang nakukwento ang matandang babae sa tungkol sa yumao nitong nobyo. Siya nga, ganitong-ganito ay tsura nung nakikita ko. Anong nakikita mo? Ang ibig ko po palang sabihin kita eh, ganitong-ganito yung itsura ng mga gwapo. Tama ka anak. Talagang gwapo ang tito mo noon. Habulin ng mga babae yan. Marami ang naiinggit sa akin dati kasi ako ang niligawan niya. Alam niyo ba, inaya pa ako niya na magtanan kasi ang nanay ko noon eh hindi boto sa kanya. Chickboy daw kasi. Habulin siya ng mga babae pero hindi siya chickboy. Parang si Chidoro din noong kabataan niya. Gwapo rin siya at habulin ng babae. Pero alam niyo, nakailang asawa na siya, pero namamatay sa iba-ibang dahilan. Sabay na napamulagat at napasigaw ang magkaibigan dahil sa pagkabigla sa isinuwalat na matandang babae. Totoo yun. Ayaw nga sa kanya ng mga kapatid ko at pamangkin eh, kasi baluhin daw. Pero nilabanan ko. Sabi ko, kung mamamatay ako, oras ko na. Sa kakako, baka kaya siya iniiwan ng maaga ng asawa niya dahil hindi talaga sila ang nakatadhana. Parang kami ni Manuel. Maaring hindi talaga kami para sa isa't isa kasi baka kami talaga ni Chidoro. Napangiti na lang sina Dom at Jules sa sinabi ng matanda. Medyo naintindihan na nila ang kwentong pag-ibig ng mga ito. Sa natitirang araw bago ang kasal, naging abala na ang lahat sa pagsasaayos. Hanggang sa sumapit ang araw ng kasal ng dalawang matanda. Dahil si Jules ang videographer, nakikita niya ang lahat ng kaganapan. Abala naman sa pagkuha ng picture si Dom nang lapitan siya ni Jules. Pre, nandyan na siya. Ha? Sino? May humabol ba sa mga bisita? Di ba kumpleto na ang listahan? Hindi. Yung groom, dumating na siya. Tingnan mo si Tito Chidoro. Ibang-ibang aura niya. Tingnan mo maputi. Hindi na siya yun. Kagad na ibinaling ni Dom ang kanyang tingin sa dalawang matandang nakaupo sa harap ng altar. Pinagmasdan niya ang lalaki. Nakikita niya sa mukha ni Chidoro ang itsura ni Manuel. Ang nakita nilang itsura nito sa mga larawan. Ganung-ganoon talaga. Ang ngiti at ang pagtitig nito kay Linda. Hindi na namalayan ni Dom ang pagtulo ng luha. La, may pag-iyak? Ewan ko. Posible pala itong mangyari, no? Sumapi sa katawan ni Ninong Chidoro yung kaluluwa ni Ninong Manuel. Para lang tuparin yung pangako niyang kasal kay Ninang. Grabe yung paghihintay nila sa tagpong ito, no? Para lang may sakatuparan yung sumpaan nila. Parang hindi nakakapaniwala, pre, no? Parang imposible na mangyayari ito. Tayong dalawa kasi yung buhay na saksi. Wala silang kaalam-alam. Pero tayo, nasasaksihan natin yung kababalaghan nito. Ibang klase. Pagkatapos magpalitan ng dalawang matanda ng kanilang sumpaan sa harap ng Diyos habang nagsusuot ng kanilang singsing, bigla na lang nawala ng malay si Chidoro. Dahilan para mataranta ang lahat. Imbis na sa reception tumuloy ang dalawang matanda, ay nauwi tuloy sila sa ospital. Umiiyak si Linda habang pinagmamasdan si Chidoro na inaasikaso ng mga nurse at doktor. Hindi naman siguro masama ang lagay niya, hindi ba? Hindi po yan, Ninang. Magtiwala po kayo. Magiging maayos din po ang lahat. Eh
kasi naman, kung may mawawala man dito, dapat ako yun eh. Pero kasi naman... Wala pong mawawala, Ninang. Magtiwala po kayo. Baka sobrang excited lang po ni Ninong kaya nahimatay siya. Habang pinapagaan nila ang loob ng matanda, dumating na rin ang doktor. Tila nabunutan sila ng tinik sa dibdib nang sabihin nitong ligtas na ang lalaki. Nahimatay lang ito dahil sa matinding init. Nang magising na si Teodoro at maging maayos ang pakiramdam nito, ay pinauwi na rin ng doktor. Imbis na ang ibang bisita ang humabol sa kanilang reception, sila na bagong kasal ang humabol sa selebrasyon. Makalipas ang dalawang araw, pagkatapos ng kasal, nagpaalam na rin sina Dom at Jules sa dalawang matanda. Bumalik na sila sa kani-kanilang bahay. Doon na ikinuwento ni Jules kay Dom ang iba pa niyang nakitang kaganapan sa simbahan nang dalawin niya ito sa kondo. Pre, alam mo ba? Nakita ko si Tito Manuel nung iniwan niya yung katawan ni Tito Teodoro. Kaya nahimatay siya noon kasi umalis na si Tito Manuel. Bago siya tuluyang naglaho eh, kumuhay pa nga siya sa akin eh. At alam mo pre, ang ganda ng ngiti niya. Kita ko talaga sa mga mata niya na sobra siyang natuwa at napanatag. Grabe no, iba talaga yung true love. Kahit pala patay na, may feelings pa rin. Pero walang bisa ang itim na kandila mo sa pag-iibigan nila no? Hindi mo na itaboy eh. Wala ka pala eh. Eh baka dahil yun sa pagpatay nga niya dun sa kandila. Dapat kasi maubos yun eh. Eh bakit di mo sinindihan ulit? Eh natakot ako eh. Baka lalo magalit eh. Kaya inayaan ko na lang. Baka mamaya kung ano pang gawin nun eh. Eh wala ka pala eh. Duwag ka rin pala eh. Weh, ikaw nga dyan eh. Wala kang ginawa eh. Eh hindi naman kasi ako against sa pagmamahalan nila. Ikaw lang yun eh. Ha? Ganon? Uy, pag ako kinasal ha, hindi kita babayaran sa serbisyo mo ha. Eh sino naman na nagsabi sa'yo na ako magpapagod sa kasal mo? Busy ako nun. Puro trabaho ako nun. Hanap ka ng iba no? Talaga? Matitiis mo ako? Tatawagin ko yung kaluluwa ni Tito Manuel. Susumbong kita, bahala ka. Uy, sira ulo. Muha ka na nga lang ng alak sa ref. Mag-inom na lang tayo. Punta ka ng punta dito, wala ka namang dalang alak. Eh wala ka namang sinabing magdali. Magpapainom ka, may pulutan ka. Oh, kita mo to. Sagot ko pa pulutan mo. Magtingin ka dyan, magluto ka. Eh ikaw kasi nagaya eh. Wala akong balak uminom eh. Ay nako, ambot sa imo. Naging kwentuhan pa rin ng dalawa ang nangyari sa kasal ni Linda habang sila ay nagiinom. Hindi pa rin sila makapaniwala sa mga nasaksihan nila. Kung saan-saan na umabot ang kwentuhan nila hanggang sa makaramdam na sila ng antok. Wakas!